Hi guys, it's me again, Vera, and welcome back to my YouTube channel. In today's video, guys, first time ko mag-share dito sa aking YouTube channel ng aking honest review sa isang perfume. Hindi ko alam kung marami na sa inyo ang nakakakilala ng brand na to, guys, pero matagal ko na siyang ginagamit. Actually, since isa nga ako sa reseller ng Rick's Skin Sincerity, ayan. Of course, tinatry ko din talaga yung mga products nila, and alam ko naman na kung bago ka palang, kung matagal ka na pala dito sa aking channel, napanood mo na rin yung aking mga product review sa mga products ni Rick's. Ayan, actually yung na-review ko lang naman sa product pala ni Rick's is yung Rick's Skin Clear Balm, yung pinaka-una nilang inilabas na Clear Balm, and also yung pinaka-bago nilang inilabas na Rick's Skin Clear Balm 2.0. Okay, so in today's video nga guys, ayan, ito yung product ni Rick's na perfume. Ayan, ito siya guys. And as you can see guys, hindi na to bago kasi nga matagal ko na siyang ginagamit. Actually, this year, parang bago na to. Bago na to ngayon taon. Kasi yung pinakauna kong ginamit na box nito is ubos na nga. And as you can see guys, ayan, ito yung pinaka-karton niya guys. Ayan, okay. Ayan siya guys. But before that, of course, bago natin simulan yung review ko dito sa product na to, kung bago ka pa lang sa channel ko, of course, huwag mong kalimutan i-click ang subscribe mo button and i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Okay, kung interesado ka sa honest review ko dito sa product na to ni Rick's Skin Sincerity Perfume, ayan, then just keep on watching. Okay, so ayun na nga mga ka-VJs, sobrang init kasi ngayon dito sa boarding house, ayan, dito sa apartment namin magpuminsan, kaya ayan, as you can see, nataklang lang ako kasi nga, banas na, init na init talaga ako. Para sa mga hindi Batanggan nyo dyan, iba kasi ang meaning ng banas, na banas, parang ang alam ko sa Cavite yata, parang ang meaning ng sa mga Cavite nyo, ang meaning ng banas ay parang inis o galit yata. Ewan ko, hindi ko sure, pero parang ang pagkakaintindi ko dun sa dati kong nakatrabaho na from Cavite is ayun yung intindi nila. Banas is parang inis o nakakagalit. Ayun, parang ganun. Okay. Pero kung hindi man tama yung pagkakaintindi ko, guys, okay lang, free kayo mag-comment na mali pala po yung intindi ko dun sa term na banas. Okay, so going back, mga ka-PJs, ayan, ito na yung product ni Rick's Skin Sincerity Slay the Day Perfume. Okay, so guys, itong si Rick's is marami kasing ang itinitinda ni Rick's. Ang ikinikater ni Rick's is of course yung mga girls, kahit nga lalaki, maraming customer si Rick's na mga lalaki din na gumagamit talaga ng skincare products. Of course, ang gaganda guys ng products ni Rick's. Actually, yung starter kit guys, is yun yung pinakauna kong product na natry. Natry ko na rin yung sun shield. Ayun, maganda rin yun guys. As in, sobrang ganda rin ng product na yun. And also, yun nga, clear balm. Guys, achieve na achieve talaga ang cutis ano sa clear balm. Ayan guys. And guys nga pala, gumagamit ako ngayon ng clear balm. So, ayan. Pero, yung pinakabagong clear balm na guys yung ginagamit ko ha. And as you can see guys, ayan, medyo meron pa rin talaga akong pimples dyan. Pero, kasi sobrang mild nung pinakabago nilang product. So, kung papapiliin ako sa dalawa, of course, hindi muna ako pipili ngayon. Abangan nyo na lang dun sa aking susunod na vlog, yung aking experience after ko gamitin yung pinakabago nilang product, which is yun nga, Rick's Skin Clear Balm 2.0. Okay, so going back, mga ka-VJs, ayan na. Ito yung pinaka-carton niya. Oops. Ayan, yung pinaka-carton. Ayan yung pinaka-carton niya, guys. Nakalagay dito, Rick's Skin Sincerity Slay the Day. Tapos, ayan, hindi ko mabasa. Okay. Tapos sa pinakababa, nakalagay 10 ml. And then sa side, wala masyado.
sa likod, wala masyado sa side, wala din. Tapos, ayan, sa pinakailalim nakalagay naman dito yung ingredients, of course, and then manufactured in the Philippines, exclusive for Rick's Skin Sincerity. Ayan. Okay, so may nakalagay din dito na cushion, guys. This one is flammable, okay? So, ayun. Pag in-open mo siya, guys, ano talaga, so and guys, ito na siya. Oops. Guys, ito na siya. Oops. Natanggal yung pinaka-ano takip. Oh, guys, ha, ito yung takip niya. And, okay, wait lang. Okay, so ito na siya, mga ka-BJs. Ayan, natanggal din yung pinaka-ribbon. Sorry na. Kasi, wait lang. Ayan yun. Wait lang. Iayusin ko lang ulit to, guys. And, wait lang. Okay, so, ayan na siya, guys. Hindi ganitong, kapag bumili kayo ng product na to, guys, usually, ganito siyang kataas. Ayan, mga hanggang dito. Pero, as you can see, since bago na nga ulit to, siguro, nung mga February, March ko siya ulit binuksan. And, guys, oh, madami pa rin. Kasi, tipid naman talaga ako mag-spray ng pabango, guys. Every morning lang ako nag-spray bago pumasok ng work o kaya bago umalis ng bahay. Kasi nga, hindi ako pwede sa sobrang bango na mga pabango, yung tipong oras-oras nagpapabango kasi nagbabahin talaga ako. Okay, so ayan. Tapos, ang spray ko nito usually every day is like 3 to 5 spray lang kada araw. Tapos yun nga, morning ko lang siya nilalagay kasi long-lasting naman to. Amoy pa rin naman to hanggang hapon, guys. Okay, so ito yung pinaka-packaging niya, guys. I mean, yung kanina nga, ayun, naka-carton lang siya. And with the bottle naman, ayan siya, guys. Diba, super lakas makasosyal ng packaging nitong product na to. And guys, yung pinaka-ribbon niya, may nakalagay na R dyan. Kasi nga, si Miss Rick's, yung may-ari ng Rick's talaga, is Rick's the thickest yata yung ano niya. Pero hindi ko alam yung totoong pangalan ni Miss Rick's. Ayan, tapos dito, guys, nakalagay is Slay the Day. Ayan, of course, Slay the Day. And yung kanyang signature na ito. Ayan, super classy guys na dating nung perfume na to. Kahit itabi mo siya sa mga mamahaling pabango. Guys, hindi mapapagkamalang 350 pesos lang yung product na to. And also guys, kung nahanap kayo ng pabango na to, guys, of course, I suggest na humanap kayo ng talagang authorized reseller, authorized distributor na pwede nyong pagkunan, pagbilihan ng product na to, guys. Kasi marami ding nafe-fake na products ngayon. Kahit sa Shopee, guys, marami ding nagbebenta ng mga fake na mga clear balm, starter kit, ayan, ganyan. Marami talagang gumagaya ngayon ng product na to. So, guys, beware of those na gumagaya ng mga products at naglalabas ng fake products from Rick's. Okay? So, ayun na nga, guys. Kapag nakakita kayo or naka-encounter kayo ng seller na lower than 350 pesos ang pagbebenta nito, guys, of course, huwag na lang kayong bibili. Kasi nga, ang pinaka-SRP talaga nito is 350 pesos. Okay, so ayan guys. 'Di ba? Super cute ng ano niya, packaging rose gold. Lakas makaano nito ha. Wait lang. Tapos sobrang bango talaga nito. Since nasa bahay lang ako ngayon, sige, mga dalawang spray lang para lang maamoy ko ulit yung bango ni Rick's perfume. Ayan. Actually ganun lang ako mag-spray, guys, kasi nga kapag dito, maya-maya pag mga nakailang minuto, ayan, magbabahin na ako. Okay, so, ayun guys, actually this product, kaya ko siya nagustuhan and kaya ito lang talaga yung ginagamit ko ngayon is because hindi masyadong nagtitrigger yung ano, yung aking ano sa pabango kasi nga this one naman is, yung bango niya is for me ha, kasi nga nagbabahin nga ako sa sobrang bango, so, ito talaga na ano naman niya, na hindi naman ako sobrang nagbabahin dito, basta yun na lang, super layo dapat na pag-i-spray ko ng product na to. Okay, so, next naman natin, guys, is ano ba yung amoy ng product na to? Okay, so, when it comes to the smell of this product, guys, sobrang bango talaga niya. As in, sobrang ganda. This product is so good. Oil-based yung product na to, guys. And also, sophisticated and lakas makasosyal talaga ng amoy din ng product na to. And also, guys, the packaging nga, super thumbs up talaga. Sobrang ganda ng product na to, guys. Okay, so ayun na nga mga ka-VJs. Ito talagang perfume na to is amoy floral, white floral, kumbaga. Tapos habang tumatagal kasi, nagma-mild scent na siya. And this product is not your usual perfume, guys.
And hindi kagaya ng mga ibang perfume na too sweet and too floral yung bango, guys. Kasi this one is may pagkasyala ang dating kapag in-spray mo na to, guys. Okay, so ayun lang naman mga ka-VJs. Shinare ko lang talaga sa inyo kung anong nagustuhan ko sa product na to. And of course, I highly recommend na gamitin nyo rin yung product na to. Lalo na sa mga girls dyan na naghahanap ng perfume, guys. This is highly recommended. As in, super tagal ko na siyang ginagamit. Simula nung naging reseller ako ni Riggs, guys, ito na talaga yung ginagamit ko. Kasi super shala talaga ng dating niya, guys, kapag in-spray nyo. Strong scent sa simula, pero habang tumatagal, ayan, nagma-mild. And of course, floral, may pagkasyala talaga yung dating nito kapag in-spray nyo na. And guys, so ayun lang, it is only 350 pesos, so affordable talaga. Unlike dun sa mga super... super shala na mga pabango talaga, is ito, affordable, as in super affordable niya, guys, and matagal siya maubos, oil based. So ano pang hinihintay niyo, guys? Humanap na rin kayo ng Riggs Slay the Day perfume, cause this one is highly recommended. Okay, so yun lang naman, guys, yun lang mga ka-VJs. Thank you so much for watching and stopping by to my channel. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button and i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Bye!